So, ito na nga po siya mga ate, dahil nag-update na nga po ang Facebook, Meta na po yung lumalabas. Pero kung ayaw nyo pong gamitin yung Meta or hindi nyo pa po na-explore paano gamitin, pwede po ninyong ibalik sa Creator Studio po yun. So lahat po ata ng ano is nagiging Meta na. Sa akin kasi Creator Studio, dati ngayon Meta na. So ngayon ipapakita ko po sa inyo paano siya gagawin. So pagpunta ninyo ng inyong account, di ba ganyan po yan, tapos i-view tools ninyo. Then i-click po nyo yung Business Help Center. So ayan, pag nag-open na po, i-click po natin itong dalawang guhit sa taas. Tapos makikita po ninyo yan yung account ninyo. Dapat nakalagin po yan guys ha. I-login na po ninyo yung account ninyo para dumiretso na kayo doon. Pero kapag nakalag out po yung account na gusto ninyong puntahan, so kailangan pa po ninyong i-login yun. So ayan, i-click na po natin yung get started. Then monetize your content. So ayan po siya. Then after nyan, i-browse po ninyo yun pababa, hanapin po ninyo itong see if you qualify for stream ads. Then click po natin yan. Then pag nag-open na po yan, i-click po ninyo itong start earning. Yan, wait lang po natin na ma-open. So ayan, after nyan, i-click po natin itong check it out. So ayan guys, lalabas po yung account ninyo, tapos yung mga pages po ninyo. Syempre ito po yung i-open natin kasi nga yung professional mode po yung i-open po natin. Hindi po yung page natin. Then, para mapunta po kayo sa Creator Studio, kailangan po nating i-view tools, diba? Hindi na po siya Creator Studio niyan, magiging Meta na po kasi. So ito guys, nakikita po ninyo Meta na po siya. Meta na po yung nakalagay, hindi ba? So ang gagawin po natin, since hindi pa, kung hindi pa po ninyo kabisadong gamitin ito, pwede po nating i-switch back to Creator Studio. So punta lang po tayo sa help. Click lang po natin yung help. Then dito makikita nyo yung switch to Creator Studio. So click lang po natin yan. Then i-click po natin yung switch back. Ayan. Then after nyan, mamili po kayo ng ano, reason ninyo bakit po ninyo gagamitin i-switch back. So ang gagawin ko po is iglalagay ko na lang po sa others. Then dito maglalagay po kayo ng provide feedback here. So maglalagay po ako ng feedback para mabilis gagamitin ko na lang, easy to use. So ayan. Then isa-submit po natin yan. Ayan. Pagka-submit po natin ganyan, eto na po siya. Mapupunta na po tayo sa Creator Studio. So, ayan siya guys. Wait lang po natin. So, ito siya guys. Naka-page po siya. Ayan, nakikita po niyo. Page po yung lumalabas, hindi po ba? So, ang gagawin po natin dyan is, i-log out po natin yan. Pumunta po tayo sa ating account. So, ayan, ilalag out lang po natin yan. Tapos, ayan. Wait lang po natin. Then, Facebook login. Click lang po natin yung Facebook login dyan. Tapos dito, syempre, ilalagin na po ninyo yung Facebook ninyo. Wait lang po, ilalagin ko lang po. Hindi ko na po papakita sa inyo paano ko po ilagin. So, ayun na nga guys, kapag nalagin na po natin yung ating account, hindi ko na po pinakita sa inyong ilalagin kasi nga makikita po ninyo yung email ko, hindi ko na rin tinakpan. So, ayan, nakalagin na po tayo. So, balik lang po tayo dun sa ating, sa Facebook na yan. Pag nakalagin na po tayo, balik po tayo dito sa ating Facebook. Tapos, makikita nyo, naka-Creator Studio na po yan. Ayan, tignan po ninyo. So, ayan, click lang po natin yung Business Help Center. Basta kailangan lang pong ilagin po ninyo yun. Pag nalagin na, yun na, papupunta na po kayo sa inyong Creator Studio. So, ayan. Then, get started. Monetize your content. Ayan. Then, start earning. Wait lang po. Then, check it out. Tapos yan. Then, makikita po ninyo dito, view tools.
So, ito makikita po ninyo, Creator Studio na po siya, hindi na po siya Meta. So, ayan siya guys, nandyan na po yung Creator Studio, ma-open na po natin. So, dito guys, makikita po natin dito lahat yung mga natin, nandito yung publish. Ito po yung publish, pag gusto nyo makita yung mga naka-alert na video ninyo, puntahan po ninyo yung all or di kaya yung videos or yung reels, kung ano po yung hanahanapin ninyo. Click po ninyo yung halimbawa sa reels. Wait lang po, hindi siya mag-click. Ayan, ayan. Click lang po natin yung video, tapos swipe lang po ninyong ganyan. Tapos titignan nyo po dito yung post status ng inyong account. So, ayan po siya guys. Kapag po yan is may problema po sa inyong pag-post, for example, copyright or ano, may issue po siya. Mayroon pong nakalagay dyan na triangle na kulay yellow. So, yun, naka-alert po siya. Dyan po ninyo makikita dito sa Creator Studio kung paano po ay kung saan po yung mga naka-alert na video ninyo. So, ayan, pwede na po ninyong i-delete dito sa Creator Studio. Mas maganda po dito mag-delete para lahat po makikita ninyo. So, ayan siya guys, sana nakatulong at alam na ninyo yung puntahan yung Creator Studio. Pero, sa ngayon po kasi guys, talagang Meta na po yung gagamitin natin. So, kung hindi po ninyo kabisado, so mag-switch back po kayo sa inyong Creator Studio. Salamat and God bless!